Isang magandang araw po sa inyong lahat, saan man po kayo sa mundo. Tawagin nyo nga po pala ako sa pangalang Imelda. 49 anyos na po. At kasalukuyan pong nagtatrabaho at nakikipagsapalaran dito po sa Gitnang Silangan. Itong ikukwento ko po ay nangyari sa Sapian, Capiz. Maraming taon na po ang nakaraan. Talagang matagal na po ito, dahil 18 taong gulang lang po ako nang mangyari po ito. Tumigil na po ako sa pag-aaral noon at palipat-lipat po ako ng trabaho. Nung magtrabaho po ako sa isang panaderya doon po sa Iloilo, na hindi ko na rin po siguro sasabihin pa kung saan, may nakilala po ako na lalaki na nagpatibok po ng puso ko. Madalas po siyang bumili doon sa panaderya at nangungulit po sa akin. Kahit anong iwas po ang gawin ko at halos araw-araw ko na po itong pinagtatabuyan, ayaw pa rin po nitong tumigil at pilit po akong nililigawan. Bigla niya po akong binibigyan ng mga bulaklak at kung ano-anong mga merienda. Mga ganoong gimmick po. Itago po natin siya sa pangalang Jason. Noong una, syempre, wala po talaga akong balak na bigyan po siya ng pagkakataon. Pero nung medyo tumigil po ito sa pangungulit, kahit patuloy pa rin po itong bumibili sa panaderya araw-araw, doon ko na po biglang napansin na parang namimiss ko rin po yung kanyang mga pangungulit. Isang araw po, noong inutusan po ako ng amo ko na bumili po ng harina doon sa palengke, meron pong isang matandang babae noon na ninakawan po. Nagulat po ako nung may bigla pong may tumakbong lalaki at agad po nitong sinunggaban ang magnanakaw. Sabay sa pilitan pong kinuha ang ninakaw po nito sa matanda. Sandali pa po silang nag-away. At kahit may kutsilyo po yung magnanakaw, nagawa po siyang itumba nung lalaki po na yon. Pagharap po ng lalaki, nagulat po ako noon dahil si Jason pala ang lalaking tumulong sa matanda. Doon na po nito ako napahanga. Nung makita po nito na nandoon din pala ako, halatang nahiya po ito at umalis. Ngunit nung bumili po ito sa panaderya, hindi ko na po naiwasang tanungin siya tungkol doon sa nangyari. Hanggang sa madalas na nga po kaming magkwentuhan ni Jason. Lalo at kailangan ko din po talaga ng kausap noon, dahil marami din po akong problemang iniisip. Doon ko na po nalaman na taga Sapian, Capiz po pala ito. Pero 5 taon na raw po ito sa Iloilo at hindi na talaga siya nakauwi doon sa Capiz sa matagal na panahon po na yon. Dahil daw sa kanyang tampo sa kanyang nanay, pinalayas daw po kasi ito, kaya napadpad po ito sa Iloilo at doon na po ito nagtagal. Patuloy po kaming naging malapit sa isa't isa noon, hanggang sa hindi ko na po namalayan na unti-unti na rin pala akong nahuhulog kay Jason. Nung muli po nito akong niligawan, pinatagal ko lang po ng mga 2 buwan at agad ko po itong sinagot. Noong araw po, yung ganyan po kabilis na panliligaw, talagang maituturing na rin pong may kabilisan. Sa panahon po kasi ngayon, normal na lang din po yon, o baka matagal na nga po yon kung maituturing. Lalong-lalo na po para sa mga kabataan ngayon. Dahil palagi po kaming magkasama, naging mapusok po kami ni Jason. Hindi po kami nakapagpigil at meron nga pong nangyari sa amin. Dahilan para magbunga po yung kapusukan po namin na yon. Nabuntis po ako noon ng nobyo ko pa lang na si Jason. Nung una, syempre, katakot-takot po na panghusga ang naranasan po namin. Medyo itinakwil pa nga po ako noon ng pamilya ko noong ipinagtapat po namin sa kanila na nagdadalang tao na rin po ako.
Pero mga ilang linggo lang po ang nakalipas. Siguro agad naman po nilang nakita kung gaano pong kasipag si Jason at kung gaano po ito kapursigidong patunayan ang kanyang sarili. Kaya wala po silang nagawa kundi tanggapin po kami pati yung ipinagbubuntis ko. Pero pinayuhan po kaming dalawa ng mga magulang ko noon, lalong-lalo na po si Jason, na bago kami magpakasal at bago raw ako manganak, kahit anong tampo pa raw ni Jason sa kanyang pamilya, ay dapat niya pa rin ipaalam sa magulang nito ang tungkol sa amin. Pati na rin ang tungkol sa plano nga naming magpakasal. Ayaw pa po ni Jason noong una, pero nung mapagtanto po nitong may punto naman po sila nanay, nagsabi po ito sa akin na babalik na raw siya sa kanilang lugar, walang iba kundi sa Sapian, Capiz, at dadalhin daw po nito ako. Panahon na rin naman daw siguro para magkaayos na rin sila ng kanyang pamilya sa tagal na rin ng panahon na hindi siya nakauwi doon. Natuwa po ako noon, Sir Dan. Lalo at alam ko po na kahit hindi man aminin ni Jason, matagal na rin po nitong namimiss ang kanyang pamilya at ang lugar na kanyang pinanggalingan. Malapit lang naman po yon, dahil magkatabing probinsya lang naman po ang Iloilo at ang Capiz. Mga nasa 2 oras mahigit lang naman po yung biyahe. Ginawa nga po namin ang plano noon. Unang pagkakataon din po yon na makakapunta ako doon sa Capiz, dahil hindi talaga ako mahilig maglakwatsa noon. 5 buwan na po yata ang tiyan ko ng mga panahon po na yon, kung tama ang pagkakaalala ko. Medyo malaki na rin po talaga ang tiyan ko. Pagdating po namin doon, nagtinginan po sa amin ang mga taga roon. Siyempre, bumalik na nga po si Jason doon sa kanilang lugar. Naalam naman din po nila na matagal nang hindi nakabalik. Nung makita po si Jason ng kanyang nanay, napahagulgol po agad ito. Yung tipong parang sa pelikula po makikita. Naglalaba po noon ang kanyang nanay sa may poso nang makita po nito kami. Agad nga po akong pinakilala ni Jason, sabay naglakad na po kami pauwi doon sa kanila. Yung bahay po nila ay medyo papasok pa po pala. Yun bang tipong nasa may kagubatan po banda na medyo nakahiwalay po sa ibang mga pamamahay? Nakita ko pong masaya po noon si Jason. Yung tipong parang nagkapatawaran na po sila ng kanyang magulang. Kaya nung makita po siya nito, ay agad po siyang niyakap. Pagdating po namin doon sa kanilang bahay, nagulat po si Jason dahil meron pang isang bahay malapit sa kanila. Dati daw po kasi ay sila lang daw yung nakatira sa parte na yon. Ang sabi naman ng kanyang nanay, bahay daw po pala yon ng kapatid ng kanyang lola na galing pang Mindanao. Ipinakilala din po kami ng nanay niya dito. Matandang lalaki na po yon, at nag-iisa lang po pala ito sa kanyang kubo dahil hiwalay na raw ito sa kanyang asawa doon sa Mindanao. Itago po natin siya sa pangalang Lolo Juanito, na noon ay nasa 70 mahigit na po siguro yung edad. Doon ko lang din po nalaman na wala na palang tatay si Jason. Bata pa lang pala sila, namatay na raw ang kanyang ama. Kaya yung kanyang mga kapatid at ang kanyang nanay na lang yung nakatira sa bahay nila. Kumain po kami noon at habang nagkukwentuhan sila, ako na po yung nagligpit ng pinagkainan. Siyempre ayaw po nila, pero talagang pinilit ko po na tumulong po sa kanila. Tinulungan naman po ako ng kapatid na babae ni Jason. Nung naghuhugas na po ako ng pinggan at nasa may labas po ng bahay nila yung pinaghuhugasan po nila ng pinggan, bigla pong lumapit sa akin si Lolo Juanito. Meron po itong parang mahinang sinabi. Ang bango talaga, nakakagutom. Wika pa po nito.
Pareho lang din naman ang lingwahe ng Iloilo at ng Kapis. At kakaunti lang din po yung pagkakaiba. Kaya naintindihan ko po yon, siyempre. Ano po yung mabango? Tanong ko pa po noon sa kanya. Ah, wala iya. Ilang ba na ba yung ipinagbubuntis mo? Tanong naman po nito habang nakangisi. At nakalabas po yung medyo nangingitim na po nitong mga ngipin. Mga 5 buwan na po? Sagot ko naman po noon. Dito na ba kayo titira? Tanong pa po nito sa akin. At ang sabi ko naman ay hindi. At mga 3 araw lang kami doon. Dahil magpapaalam lang kami sa aming pagpapakasal. At meron ding mga aasikasuhin. Yung tingin po nito sa akin, parang makahulugan po. Pero binaliwala ko na lang. Nung gabi na po, yung kwarto po kung saan kami matutulog, may iisang bintana po. At yung dingding po nito ay gawa lang po sa sawali. Yun bang may mga maliliit na butas sa mga nakakaalam dyan sa sawali? Maaga pong nakatulog si Jason noon habang ako po ay gising pa rin. Maya-maya pa, napansin ko pong parang may tao po doon sa labas ng kwarto namin. Siyempre dahil sawali nga po yung dingding. Talagang maaninag po pag meron pong tao doon sa labas. Nung medyo tumigil na po yung parang naglalakad doon, dahan-dahan po akong bumangon noon, Sir Dan. Kinakabahan na po ako noon. Habang nasa may likod po ako ng bintana, at titignan ko po sana doon sa mga maliliit na butas sa dingding kung ano nga ba yung nasa labas. May hawak po akong ashtray noon. Dahil yun lang po yung nadampot ko na medyo mabigat. Yuyuko na po sana ako noon para silipin po ang nasa labas. Nang bigla na lamang pong bumukas yung bintana ng kwarto, sabay meron pong humila sa aking kamay. At agad pong tinakpan yung aking bibig. Yung kamay po nun, mabalahibo po. Dahil nararamdaman ko po yon. Nung bigla po nitong nilipat ang kanyang isang kamay doon po sa aking tiyan, pilit ko na po siyang pinaghahampas ng hawak kong ashtray. Hindi man ako makasigaw noon dahil tinatakpan nga nito ang aking bibig. Pilit po ako noong nag-iingay na sa totoo lang, dapat magigising pa rin po si Jason nung mga oras po na iyon. Pero tulog na tulog nga po ito. Nung pilit ko pong tinitignan ang itsura ng humihila sa akin, bigla pong nanginig ang buong katawan ko nang makita ang nakakatakot po nitong mukha. Naglalaway na po yun ng sobra. At mas dumidiin nga po ang paghawak na ginagawa nito sa tiyan ko. Umiiyak na nga po ako noon. Lalo at parang hindi talaga nagigising si Jason. Nagulat na lang po ako nung may sumigaw po na boses doon po sa labas na mabilis pong papalapit po doon. Bigla na lang din po akong binitawan ng aswang, Sir Dan. At agad po itong napasigaw. Dahil agad po pala itong tinaga ng lalaking nasa labas. Kitang-kita ko po noon kung paano pong mabilis na tumakbo po yung aswang doon sa may kakahuyan. Doon pa lang po nagising si Jason noon. Nagulat na gulat din po kung ano ba ang nangyari. Pati na rin po ang mga kapatid niya at ang nanay po nito. Nang magising po si Jason, tinawag po niyang tito yung lalaki pong nagligtas sa akin. Tito niya pala iyon na napadaan lang daw doon banda kahit mga 10 p.m. na noon dahil nalaman daw nga nito na umuwi na nga ang kanyang pamangkin na si Jason. Nagbabaka sakali lang daw siya na baka gising pa daw ito at aayain niya sanang uminom kaya may dala raw itong alak. Nagkataon naman din na meron siyang dalang itak lagi kapag lumalabas siya ng gabi. Nung nagtanong si Jason kung bakit hindi niya hinabol yung aswang,
ang sabi ng kanyang tiyo. Parang kilala daw kasi niya yung aswang na iyon. Kahit parang kakaiba na raw ang kanyang itsura. Sa ikinikilos daw po nito, parang si Lolo Juanito daw po talaga. Kaya agad nilang tinignan ang bahay at pinasok na nga po nila nang wala pong sumasagot na matanda. At pinasok na nga po nila yon. Doon na po nila nalaman na wala nga po roon yung matandang si Lolo Juanito. Kaya matyaga po silang naghintay doon sa loob ng bahay. Ilang sandali pa po, doon sa pinto sa likod ng kubo ni Lolo Juanito, dahan-dahan nga pong pumasok ang matanda. Naagad naman po nitong ikinagulat. Dahil naroon na nga po sa loob si Jason, ang kanyang tito, pati po yung kanyang nanay. At ang una po nilang napansin, hawak-hawak po ng matanda ang kanyang balikat na meron nga pong sugat. Yun po yung parehong parte na nataga nga po ng tito ni Jason. Pinatawag po pati ako noon. Wala pong ibang kapitbahay kaya malaya po silang magingay. Galit na galit po noon ang nanay ni Jason at ang sabi po nito, kakauwi lang ng anak ko. Naapo mo na rin dahil kapatid ka ng nanay ko. Kasama pa niya yung pakakasalan niya. At yung kauna-unahan kong magiging apo kung sakali. Tapos, ganyan ang gagawin mo. Ganyan pala ang totoo mong pagkatao. Siguro, kaya ka umuwi dito. Dahil pinaalis ka rin doon sa Mindanao. Sa pag-aswang mo. Galit na galit po na sambit ng nanay ni Jason. Na hindi naman po itinanggi ng matanda. Kung hindi nagpunta doon ang kanyang tito, na kapatid nga po ng nanay niya, baka nabiktima na nga po ako ng matandang aswang po na yon. Napagkasunduan po noon, Sir Dan, na pababalikin na lang po doon sa Mindanao ang matanda. Dahil baka mapatay pa raw ito ng pamilya nila Jason kapag nalaman ng mga ito ang nangyari. Kaya itinago po namin ang tungkol doon sa iba pang miyembro ng pamilya nila Jason. Kinabukasan rin po, agad nga pong umalis ang matanda. At yung kubo po nito ay agad rin pong winasak. Hingi po ng hingi ng pasensya sa akin ng nanay ni Jason noon. Hindi raw nila alam na ganun pala ang pagkatao ng kapatid ng nanay niya. Siguro ay doon daw po nito sa Mindanao nakuha ang kanyang pag-aswang. Nag-asawa nga po kami ni Jason. At nagkaroon po kami ng tatlong anak. Kasama na po dyan yung panganay po namin na muntik pa pong makuha ng isang aswang. Dito na po ito nagtatapos. Maraming salamat po kung mapili. At sa inyo pong lahat na mga nakikinig. Magandang araw sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko ngayon ay kwento ng lolo ko noong kabataan pa niya. Mga 40 mahigit pa lang po noon yung lolo ko noong dekada 80. Patay na po yung lolo kong ito ngayon. Pero sa pamilya po namin, alam naming lahat yung kwento na ito. Tawagin natin si Lolo bilang Lolo Taloy. Palayaw po niya ito at taga-Kapis po kami. Lugar na hindi maitatangging meron talagang mga aswang. Hindi ko sinasabi na marami talaga, pero hindi rin naman maitatanggi na meron talagang aswang dito. Yung lolo ko ay medyo stricto, sabi ng tatay ko. Pero meron daw itong mga nalalaman sa mga usapang kababalaghan. Marami na kasi itong lugar na napuntahan. At marami rin kakilala. Marami din siyang kaibigang albularyo dito sa lugar namin. Kaya may mga nakuha din siyang pamamaraan na hindi alam ng iba. Nililinaw ko lang po ah. Hindi manggagamot yung lolo ko. Ordinaryo lang po itong tao pero may konti lang po na mga nalalaman. Hindi rin siya yung tipong kapag nakasalamuha ng isang aswang o ng engkanto. O kung ano mang nilalang,
ay agad-agad niyang malalaman. Wala po ito sa ganong level. May pakonti-konting alam na orasyon na pangtaboy at marunong din gumawa ng simpleng habak o proteksyon at nakakaalam rin ng iba't ibang pangontra sa mga elemento at mga aswang. Hanggang doon lang po yung lolo ko. Pero mas okay na rin po kung ikukumpara sa mga taong wala talagang alam sa mga kababalaghan sa mundo. Nang mga panahon po na ito, maliit pa talaga yung tatay ko. Mga nasa elementarya pa lang daw yata ayon sa kanya. Nakatira sila noon sa isang baryo na malapit sa bundok. Katunayan, sa may paanan po banda ang kanilang bahay noon. Wala pang kuryente at payak lang talaga ang pamumuhay. Isang hapon, galing si Lolo sa may taas ng bundok at pababa na nung may nakasalubong siyang matandang babae at isang batang babae. Mga nasa 6 na taong gulang daw yung bata, habang yung matanda naman ay mga nasa 70 anyos. Matanda na raw talaga ito at hindi raw sila kilala ng lolo ko. May gamit daw na parang belo na kulay itim yung matanda. Nakatalokbong daw yon sa kanyang ulo. Alam niyo yung tipong madalas gamitin ng mga matatanda noon, lalo kapag nagsisimba, pero madalas ay kulay puti. Itim nga lang yung gamit nitong matanda na nakasalubong ni Lolo. Habang papalapit ay agad daw napansin ni Lolo na parang tulala lang yung bata na naglalakad lang paakyat na hindi umiimik. Pero hindi naman niya masyadong binigyan ng pansin dahil sa isip raw ni Lolo, ayaw po naman ito ng matanda. Hindi naman kasi umiiyak yung bata o nagpapakita man lang na humihingi ito ng tulong. Basta parang tulala lang daw ito. Inunahan na raw agad ni Lolo at binati niya ang dalawa. Pagabi na po, Lola. San ba kayo galing? Ngayon ko lang kayo nakita dito ah. Sabi daw ni Lolo noon. Ngumiti naman daw agad ang matanda at sinabing madalang lang daw kasi silang dumaan doon. Pero taga kabilang baryo lang daw sila at alam naman daw nila ang daan. Sa kabilang side po kasi ng bundok na yon ay ibang barangay na. Hindi naman po ito yung tipo ng bundok na aabutin ka talaga ng ilang oras bago makarating sa kabila. Bukid po namin tawagin yon dito sa lugar namin. Patingin-tingin lang daw si Lolo noon at wala naman siyang napansing kakaiba bukod doon sa hindi nga umiimik yung bata. Bago daw lumagpas si Lolo sa kanila nung pagsalubong na talaga nila, bigla raw natalisod yung bata na agad naman sinalo ng matanda para hindi matumba. Pero meron daw nahulog mula doon sa daladalang bag ng matanda. Isang bote na medyo maliit lang, pero parang may laman daw na lana. Nung makita daw ni Lolo yon, parang kakaiba daw yung lana. Mangitim-ngitim daw yung kulay na hindi niya maintindihan. Tapos dali-dali raw talaga yung pinulot ng matanda at ibinalik sa kanyang bag. Sabay tinignan daw nito ng matalim si Lolo. Yung tipong parang bigla daw nag-iba yung itsura nito. Mula sa isang mabait at maamong mukha, nagbago na parang galit at mapanganib na matanda. Ganon daw yung naramdaman ni Lolo noon. Yung bata naman daw parang binaliwala lang ang nangyari at naglakad lang daw ito ng walang lingon-lingon na parang wala talagang pakialam. Apo po ba ninyo yung bata? Tanong daw ni Lolo noon. Tumango naman daw agad ang matanda at sinabing anak daw yon ng kanyang bunso. At galing daw sila sa albularyo dahil nagpagamot sila, lalo at medyo masama daw ang pakiramdam ng kanyang apo. Nung sabihin yun ng matanda, medyo napanatag daw talaga si Lolo. Dahil nung tanungin nga niya kung sinong albularyo, ay may binanggit daw itong pangalan na kilala naman talaga ni Lolo. Akala nga talaga ni Lolo, totoo yung sinabi ng matanda. At hinayaan niya lang yon na maglakad yung dalawa paalis. Tulad ng sabi ko, hindi naman kasi albularyo si Lolo na agad-agad niyang malalaman kung anong nangyayari sa puntong yon.
Lalo at wala din siyang dalang kahit anong proteksyon. At mukhang magaling din talaga makipagsalamuha ang matandang yon. Mga nasa alas 8 daw ng gabi noon, nagulat si Lolo nang marinig nila na merong mga kalalakihang naglilibot doon banda sa labas ng kanilang bahay. Kaya lumabas si Lolo para tanungin yung mga lalaki. At ang sabi ng mga ito, may hinahanap daw silang babae. Batang babae. Nilarawan daw nila kung gaano katangkad at kung gaano kahaba ang buhok at tumugma talaga yon sa batang nakita ni Lolo na kasama ng matanda. Ang sabi daw ng mga lalaki, taga-kabilang baryo pa daw sila at may mga nakapagsabi daw sa kanila na huling nakita yung bata kasama ang isang matandang babae na nakabelo raw ng kulay itim. Parang binuhusan ng malamig na tubig noon si Lolo. Dahil yun nga talaga mismo yung kanyang nakasalubong nung pababa siya sa bundok. Sinabi niya ang kanyang nakita at tinuro din niya kung saan ito nagpunta. Sandali nga silang nag-usap-usap at ang sabi daw ng mga kalalakihan na isang araw ng ama mismo ng bata, mukhang malabo raw na pupunta talaga sila sa kabilang baryo. Mukhang doon daw sa itaas ng bundok balak dalhin ng matanda yung bata. Umiyak na po noon yung tatay ng bata dahil baka huli na raw ang lahat. Mukhang may ginawa daw ang matandang yon sa kanyang anak. Kaya sunod-sunuran na lang daw ito. Dahil ganun raw yung mga aswang. Maging si Lolo, sinisi rin talaga ang kanyang sarili. Hanggang sa may isa kaming kababaryo na lumapit sa kanila at nagsabing baka alam daw niya kung saan nakatira ang matanda. Dali-dali nilang pinuntahan Sir Dan. Umakyat sila ng bundok at bumaba raw sila sa parteng sakop na talaga ng kabilang baryo. Tinuro ng kababaryo namin ang isang kubo na nag-iisa lang. Wala pong ilaw yon. Bago daw sila lumapit, naisip agad ni Lolo na magpahid muna sila ng lupa sa kanilang mga balat upang hindi raw sila matunugan. Nalaman lang din ni Lolo ang ganong paraan sa kaibigan niyang albularyo. Pagkatapos po nun, marahan po silang lumapit. Ayon kay Lolo, nung paglapit daw nila, parang nabunutan daw si Lolo ng tinik sa kanyang dibdib. Nang marinig nito, yung boses ng batang babae. Nung una, parang nag-uusap lang daw sila ng matanda. Hanggang sa bigla raw umiyak yung bata. Habang umiiyak ito, tinatakot daw siya ng matanda. Ang sabi daw ng matanda, may inaantay lang daw siya. Kaya maswerte daw yung bata at tumatagal pa yung kanyang buhay. Ang problema nga lang, hindi pa man sila nakapaghahanda. Hindi na raw nakapagantay ang ama ng bata. At agad daw nitong tinadyakan ng pinto at pumasok ito sa kubo. Sumigaw para agad ito. Kaya walang nagawa sila Lolo, kundi nagmadali ding pumasok ng bahay na iyon. Ang naabutan daw ni Lolo noon ay hawak-hawak ng matandang babae yung bata at hindi raw makalapit yung ama nito. Dahil yung mga kuko daw ng matanda nakatutok na sa leeg ng bata. Ibang-iba daw yung itsura ng matanda eh. Maitim daw yung ngipin nito pero mahaba daw yung mga pangil. Nanlilisik din daw yung mga mata at walang pag-aalinlangan daw nitong sinabi na sa oras daw mismo na merong subukang gawin sila Lolo, papatayin daw niya ang bata sa kanilang harapan. Matatanda ang sinabi ng matanda na kaya lang buhay pa yung bata ay dahil meron pa siyang inaantay. Kung ano man po yon, hindi na kaya pang antayin ng Lolo ko dahil baka kauri din niya yon at mas lumaki pa nga yung problema. Sa kaunti niyang nalalamang buhay na salita, hindi na nag-aksaya pa si Lolo at nag-usal po ito ng orasyon.
Pangtaboy lang daw yon dahil yun lang din yung kanyang alam. Hindi yun yung tipo ng orasyon na talagang mamamatay agad yung aswang. Sapat lang daw yon para itaboy ito. Sumigaw daw noon si Lolo habang binibigkas yon. Tatlong salita lang daw yon na paulit-ulit niyang sinisigaw. Pagkatapos daw po nun, halata daw na nakaramdam din ng takot ang aswang. Nanginginig daw ito at agad na tinakpan ang kanyang tenga. Doon na raw nakatakbo agad yung bata. Nakuha nga ito agad ni Lolo. At akmang tatagayin daw yung matanda nung ama ng bata. Parang hayop daw na tumalon sa bintana yung matandang aswang. Nung inilawan daw ni Lolo, damit lang daw nito yung naiwan doon sa ilalim ng bintana. At may nakita na raw silang tumatakbo na kulay itim na pusa. At mabilis daw yon. Gusto pa raw sanang agad na habulin nila Lolo. Pero iyak lang daw ng iyak yung ama ng bata. At masaya lang daw ito na nabawi na niya ang kanyang anak. Pagkatapos daw ng ilang sandali, si Lolo kasama ang dalawa pang lalaki ay naisip pa rin daw na hanapin yung matandang aswang na yon. Nagtanong-tanong daw sila at ang sabi daw ng mga taga roon sa baryo, ang pagkakaalam daw nila ay wala namang nakatira sa kubo kung saan nakita yung bata at yung matanda. May nakatira daw dati doon na kababaryo nila pero bigla na lang daw nawala. Doon namin naisip noon na baka meron ding kinalaman yung matanda na iyon. Winasak daw nila Lolo yung kubo. Sinunog pangaraw nila eh. Kumalat daw yung tungkol sa matanda noon na umabot pa sa punto na kapag may dumarayong matandang babae sa mga baryo, nagdududa daw agad ang mga taong nakakaalam ng kwento. Kung hindi sumama si Lolo sa mga kalalakihan, baka namatay na raw yung bata. Ang tanong po namin noon, kung sino o ano nga ba ang hinihintay ng matanda at bakit hindi niya agad biniktima yung batang babae. Ang sabi ng iba noon, baka may kasama raw siyang aswang din. O baka inaantay lang daw nitong maghating gabi. Kung may ideya po kayo, pakicomment na lang din po. Dito ko na po ito tatapusin. Maraming salamat po. Hello po sa inyong lahat. Tawagin ninyo ako sa pangalang Carla. Taga Iloilo po ako, Sir Dan. At medyo may edad na rin po. Isa akong domestic helper dito sa Canada. Mahigit 20 anyos na ako dito at palipat-lipat lang ng amo. Wala akong asawa. Pero hindi pa rin ako tumitigil sa pagtatrabaho dahil ako nga po yung nagpapaaral sa aking mga pamangkin. Ako lang din talaga ang kanilang inaasahan. At syempre, buhay pa yung nanay ko na marami ring mga gamot na kailangang bilhin. Noong nasa mahigit 20 anyos pa lang po yung edad ko, mga 30 mahigit taon na rin yung nakaraan, nakatira pa kami noon sa isang liblib na baryo sa Iloilo. Hanggang ngayon, may pagkaliblib pa rin talagang maituturing yung baryo na ito. Pero matagal na kaming nakalipat doon. Nakabili kasi sila nanay noon ng maliit na lote sa syudad na siya namang pinatayuan namin ng bahay. Pero nililinaw ko lang po ulit ha. Nangyari itong kwento ko na ito nung nandoon pa kami sa liblib na baryo na tinutukoy ko. Hindi ko na rin babanggitin kung anong bayan sa Iloilo. Ayoko lang na may makakilala pa sa akin. Isang umaga, naglalaba ako noon ng mga damit ko at ng damit rin ng mga nakababata kong kapatid. Dahil ako talagang naglalaba noon sa bahay namin. Sa ilog pa kami naglalaba noon. Dahil doon na yung nakasanayan namin. Habang naglalaba, meron pong dumaang mga kalalakihan sa baryo namin. Buhat-buhat ang isang babaeng kababaryo rin. Dinudugo daw po ito sa kanyang ipinagbubuntis. Kaya agad nilang pinagtulungang buhatin papunta sa may kalsada para maisakay nila sa tricycle at nang may dala nga agad sa ospital. Tumigil ako noon sa aking ginagawa. Siyempre, kilala ko din yung babae.
At medyo natakot din po ako sa lagay nito. Sa kanyang lagay at sa dami ng dugo, mukhang nalaglag na talaga ang kanyang ipinagbubuntis. Alam pa naman namin na matagal na rin silang nag-aantay na magkaanak sila ng kanyang asawa. Nakakalungkot lang isipin na kung kailan naman nabuntis na ang babae, ay ganun pa nga yung nangyari. Kinagabihan po niyan, nakumpirma namin sa pamilya mismo ng babae na hindi na nga raw talaga na isalba ang kanyang ipinagbubuntis. Nalungkot kaming lahat pero agad na merong ikwinento yung nanay ng babae. Tawagin pala natin ang babaeng buntis sa pangalang Elena. Habang tawagin naman nating aling Nena ang kanyang nanay na nakausap nga namin. Ang sabi ni aling Nena, inaswang daw ang kanyang anak. Nung mga nakaraang linggo daw kasi, halos gabi-gabi na lang daw na may naririnig silang parang gumagapang sa kanilang bubong. Gawa sa pawid ang bubong ng bahay. Kaya konting galaw lang sa itaas ay maririnig talaga. May malaking puno raw ng mangga sa gilid ng kanilang bahay. Madalas doon daw nag-uumpisa hanggang sa maririnig na lang nilang parang merong tumatalon mula sa sanga ng puno papunta doon sa bubong. Gumagapang daw yon at titigil eksakto kung saan banda ang kwarto ng kanyang anak na buntis. Ganon daw gabi-gabi. Sa tuwing nilalabas naman daw nila, wala naman daw kung ano doon sa bubong. Ang lagi lang daw nilang napapansin ay napakabaho ng amoy sa labas kapag nangyayari yon. Nagdadalawang isip daw sila noon at akala raw nila baka kung anong hayop lang daw dahil wala naman nga silang nakikita. Hanggang sa isang gabi raw na nakita daw talaga mismo ni Elena. Nagising daw siya hating gabi dahil narinig na naman niyang parang merong gumagapang ulit sa kanilang bubong. Pagdilat daw niya, kitang kita daw talaga niya mismo na may kulay itim na mahabang bagay na nakalambitin mula sa bubong na sakto talaga pababa sa kanyang tiyan. Parang ahas daw po yon pero nung tingnan niya ang pinanggagalingan nun sa itaas ng bubong, agad niyang nakita ang isang pares ng mapupulang mata mula doon sa butas. Doon na po siya napabalikwas at napasigaw at agad niyang hinawi ng kamay yung nakalambitin na kakaibang bagay. Nahawakan daw po niya iyon pero hindi niya nahila dahil nga sa takot. Napakadulas daw po nun. Nung gawin daw po niya iyon, mabilis daw bumalik yung mahabang bagay na parang umikli daw agad. Doon na nga niya napagtanto na dila na pala yon ng isang aswang. Yung asawa niya hindi raw agad nagising eh. Nakailang sigaw pa raw siya bago nagising yung kanyang asawa at yung ibang tao sa kanilang bahay. Nung naglabasa na raw sila, wala daw sila ulit na abutan doon sa labas ng kanilang bahay. Hinalughog daw nila ang paligid pero wala talaga. Ang tanging naiwan lang ay yung mga maliit na butas sa kanilang bubong. At dahil wala naman daw naramdamang kakaiba si Elena, ay wala naman silang nagawa at nagbantay lang daw ang asawa niya doon sa labas habang natulog naman siya ulit. Hindi naman nila akalain na hahanto nga sa ganon na malalaglag nga yung kanyang ipinagbubuntis. Nung malaman po namin yon, agad kaming kinabahan dahil nagdadalang tao din nga po yung nakababata kong kapatid noon. Maaga po kasi itong nabuntis. Yung ginagawa po noon ng tatay ko, gabi-gabi siyang nagsisiga ng dahon ng bayabas at binubudburan niya iyon ng konting asin. Alam niyo po yung kakaibang tunog kapag nilagay mo yung asin sa baga. Ganon po yung naririnig ko noon gabi-gabi. Patunay na nagsisimula na pong magsiga yung tatay ko. Yung mga bayabas nga po noon, naganda ubos na po yung mga dahon dahil sa gabi-gabing ginagawa yun ng tatay ko. Para nga sa kapatid kong buntis. Pangtaboy daw po kasi yon. Madalas mga hapon pa lang po, naghahanap na yung tatay ko ng bayabas para sa gagamitin niya sa pagsiga sa gabi.
Nag-iingat po talaga ito noon. Lalo at unang apo niya yon, kung magkataon. Yung nakabuntis naman po sa kapatid ko. Sa Maynila po noon nagtatrabaho. Balak po nilang magpakasal na rin agad noon pagkatapos po nitong mga anak. Hanggang isang araw, kailangang umalis ni nanay at ni tatay dahil may mahalaga po itong mga lakad. Pati na rin ang kapitbahay namin ay kasama nila. Kinabukasan pa silang lahat babalik dahil may pinuntahan nga po sila na isang mahalagang okasyon ng kanilang kakilala. Kaya yung mangyayari po noon, kami-kami lang talaga muna. Bale ako, yung buntis kong kapatid na si Janet. At ang nakababata ko pong kapatid na lalaki na mga 15 anyos po noon, na tawagin naman po nating Buboy. Ang sabi lang ni tatay noon, huwag ko raw pagtrabahuhin yung buntis kong kapatid muna. At yung kapatid kong lalaki na lang yung utusan ko, kung kailangan ko nga ng tulong. Tumawa pa nga po kami noon, nung sabihin ng tatay ko na papupuntahin daw niya yung aming tsuhin sa bahay namin kapag sumapit na ang gabi. Para may iba pa raw kaming makasama. Sa isip po namin noon, malalaki at matatanda na talaga kami na kaya na namin ang aming mga sarili. Yun yung akala namin. May ibinilin pa yung tatay ko noon sa akin na magsiga nga raw ako pagsapit ng dilim. Naihanda na raw niya ang mga dahon ng bayabas na gagamitin ko nga sa aking pagsiga. Pagkatapos po noon, umalis na po yung mga ito. Ang dami kong ginawa nung araw na iyon. Naglinis ako ng bahay, naglaba ako sa may ilog, at ako din po yung nagluluto siyempre. Habang si Buboy naman ay nagsibak ng mga kahoy panggatong. Yung kapatid kong buntis noon, tumulong din sa pagluluto. Pero nakinig lang din ito ng radyo nang buong araw pagkatapos po nitong tumulong. Mga bandang alas 4:30 po siguro ng hapon, nung matapos na po ako sa lahat ng aking mga ginagawa. Pagod na pagod ako noon. At medyo sumasakit talaga ang aking ulo. Nagbasa lang ako noon ng pocketbook habang nakahiga. Sinabi ko na lang sa mga kapatid ko na kung sakaling makatulog ako, ay initin na lang nila ang ulam at mauna na lang silang kumain. Maaga po kasi kaming naghahapunan. Mga alas 6:30 pa lang ay naghahapunan na kami. At kapag nakakatulog ako, madalas mga ilang oras rin talaga, lalo na kung pagod na pagod. Ganon nga yung nangyari. Napasarap ang tulog ko noon. Hindi ko nagawa ang bilin ng tatay ko na magsiga ako pagsapit ng dilim. Nung magising po ako, mga bandang alas 7:30 ng gabi, tapos nang kumain ng aking mga kapatid, agad kong naalala yung pagsiga noon. Pero nung lalabas na sana ako para gawin yon, tsaka naman kami may narinig na kakaiba. Alam niyo yung tipong yung mga ibon sa paligid nagliliparan. Kinabahan na akong lumabas noon. Magpapasama sana muna ako sa aking kapatid na si Buboy. Pero agad namang lumabas ng kwarto si Janet. At ang sabi nito, parang may sumilip daw doon sa bintana niya sa kwarto. Ilang sandali pa po, sa bubong naman namin parang may gumagapang. Sumigaw ako agad noon. At ang sabi ko, kung merong mga aswang na umaaligid dito, hindi kami takot sa'yo. Sabi ko po noon, sabay senyas ko kay Buboy na siguraduhin nakasara ang mga pinto. Nung nasigurado na nga po ni Buboy, agad po itong napatras nung may malakas na kalabog sa pinto. Talagang sakto lang at balak na sanang buksan yung pinto namin. Pinipwersa po niyang buksan yon. Pero matibay yung pinto, kaya hindi niya magawa. Hanggang sa pumunta ito sa may bintana sa kusina. Sumilip yon sandali. Parang babae po yon dahil napakahaba ng buhok. Nilabas pa nun yung kanyang dila na parang wala itong pakialam kahit nakikita namin siya. Talagang sinasadya po nito. Nakakatakot yung itsura nun, Sir Dan. Nagkataon pa nakasama ring umalis nila nanay ang kapitbahay namin
Napasigaw kaming tatlo noon nung umakyat ito sa may bintana. Buti na lang ah, yung mga espasyo sa gilid ng bahay namin ay nilagyan rin ni tatay ng harang, kaya wala siyang mapapasukan kahit wala kaming kisame. Nung umakyat po ito, nakita talaga namin yung kanyang mga mahahabang kuko at napakahaba talaga ng buhok. Halos abot na siguro yon sa kanyang paa kung tumayo ito ng diretsyo. Kumuha ako ng kutsilyo noon at susubukan ko sanang saksakin yung kanyang paa habang nakatungtong yon sa may bintana, dahil sinusubukan nga niyang umakyat. Pero nung ginawa ko yon, agad po yung tumalon, lumipat sa kabilang side, at doon ay muli itong umakyat sa aming bubong. Pwersahan po nitong winawasak ang aming bubong. Alam na talaga nito na kami lang nga yung nasa bahay. Sigaw ng sigaw kami noon. Sumisigaw kami ng tulong. Luma na rin ang pawid sa parte na iyon, kaya talagang kinakabahan kami na alam naming magagawa niya iyong wasakin. Halos mamatay po kami sa takot noon nung nabutas na niya ng malaki yung bubong ng bahay. Yung ulo po nito yung unang lumabas. Nakakatakot po talaga yon nung dahan-dahan pong lumabas yung kanyang ulo mula doon sa butas. Alam naming makakapasok na ito talaga. Yung kanyang dila, nakalawit lang yon, at sa kapatid kong buntis lang ito nakatingin. Talagang takam na ito hanggang sa unti-unti na talagang nakakapasok. Hindi ko alam noon kung nagkataon lang o hindi pa talaga namin oras, dahil nung nakakapasok na yung aswang, biglang narinig namin yung boses ng tsuhin ko na sumisigaw doon sa labas. Yung tsuhin namin na akala ko na nga noon ay hindi na talaga pupunta sa bahay namin. Binuksan agad namin yung pinto noon at lumabas kami ng bahay. Nakita namin yung tito ko doon at agad naming sinabi sa kanya na nasa loob na yung aswang. Pero nung pinasok po namin ulit, bukas na yung pinto sa likod, at ang tanging naiwan na lang doon ay yung malaking butas sa aming bubong. Nung marinig siguro nito na dumating na nga yung tsuhin ko, ay nag-alangan na rin ito. Nakakakilabot po talaga yung malaking butas na ginawa nito sa bubong namin. Kung hindi dumating yung tsuhin ko, ewan ko na lang. Kumalat pa nga po yung balita noon eh. May mga kababaryo pa po kaming pumunta sa bahay namin na nakakita mismo ng butas doon. Yung iba hindi pa naniniwala. Baka magnanakaw lang daw na umakyat doon at bumigay lang nga yung bubong namin. Pero hindi nila alam yung takot na naidulot nun sa amin. Nung gabing yon, kila tito po muna kami natulog. Pagbalik nila tatay, agad pong pinaayos yung bubong namin at pinatibay din yung bahay. Naging mahigpit po sa amin yung tatay ko noon kahit nanganak na yung kapatid ko. Yung mga kababaryo po namin noon, nakasanayan na rin po na maglibot-libot po sa gabi, dahil nga po sa nangyari sa amin. Minsan talaga, napaka-agresibo lang po ng aswang na wala silang pakialam kahit makita ng iba ang kanilang anyo. Dito ko na po ito tatapusin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, at paalam po. Hello po sa lahat ng mga kaaswangan na nakikinig po dito sa channel po ninyo, Sir Dan. Bago po ako magsimula, binabati ko po ang lahat ng mga taga North Cotabato kung saan po kami nakatira at kung saan po nangyari itong kwento na ito. Nangyari po ang kwentong ito noong dekada 90. Noong panahon po na ito, walo na po yung anak namin ng asawa ko. Tama po kayo nang narinig, walo. Yan po yung bilang ng mga anak namin noon. Medyo napadalas po kasi noon yung pagbubuntis ng asawa ko. 15 taong gulang po noon ang panganay ko, at ang bunso ko naman po ay hindi pa naglalakad. Bata pa po kami ng asawa ko noong mabuntis ko po ito. Aminado naman po ako
na medyo hindi po kami naghinay-hinay noon. Sa hirap din po kasi ng buhay namin, dapat po talaga na kinontrol din po namin ang panganganak. Pero nangyari na po eh. Naging mabuti naman po ang nangyari sa huli nung nakapagtapos na rin po yung iba po sa mga anak ko. At sa totoo lang po, umabot po ng 11 ang aking mga anak. Dahil pagkatapos po mangyari ng ikukwento ko na ito, nasundan pa po ng 3 yung 8 anak po namin noon. Dahil po sa hirap ng buhay namin noon, at marami nga po kaming mga anak, talagang nagtitiis po kami noon. Yung bahay po namin tagpi-tagpi na po. Yung bubong po namin, puro na rin po butas. Yung mga butas naman po sa aming dingding, tinatakpan ko na lang po noon ng sako. Yung sahig naman po namin na gawa lang po sa kawayan, meron na rin pong mga butas. Pero sinisikap ko naman pong gawa ng paraan noon. Kapag maulan nga lang po, sigurado pong hindi po ako masyadong nakakatulog dahil tumatagas nga po yung bubong. Dahil po sa dami ng anak namin, kayod kalabaw po ako noon. Bago pa man po sumikat yung araw, umaalis na rin po ako ng bahay. Tapos madilim na rin po ako nakakauwi. Halos wala na nga rin po akong oras sa mga anak ko noon dahil pagdating ko po ng bahay sa gabi, tulog na rin po ang mga ito. Ako naman po ay matutulog na lang din po agad dahil po sa pagod. Dahil rin po sa dami ng aming anak. Siyempre, minsan po ay hindi na rin po namin maasikaso ang iba sa kanila. Isang hapon po noon, may naglalako daw po ng gulay doon banda sa amin. Isang matandang lalaki daw po yon. Mahilig kami sa gulay kaya lumapit doon ang asawa ko. Lalo at mura lang din po yung mga paninda ng matanda. Nung nakapili na ang asawa ko, niyaya niya ang matanda na sumama na lang sa kanya doon sa bahay namin sa unahan lang banda dahil kukuha ang asawa ko ng pera para bayaran yung matanda. Nung ibinigay na raw ng asawa ko yung bayad, pumasok naman daw siya agad sa bahay namin. Hindi niya alam na naiwan niya doon sa labas ng bahay yung 2 sa bunso sa aming mga anak. Na noon ay 3 gulang pa lang po yata. Wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Ilang sandali pa. Noong hinanap na po nila yung anak namin, wala na ito roon sa labas ng bahay. Wala na rin doon yung matandang naglalako. Eh nagkataon pa nga na 5 na raw ng hapon din noon. Nataranta silang lahat noon. Naghanap sila sa paligid. Pero wala talaga ang bata doon. Yung kapitbahay po namin na medyo malayo pa ang agwat sa bahay namin. Hindi rin po namin kaklose yon. Kaya malabo rin po na pumunta doon yung bata para makipaglaro. Agad po na naisip noon ang asawa ko na baka sumama ang bata doon sa nagtitinta ng kulay. O baka isinama talaga ng matanda. Tumakbo ngayon yung panganay kong lalaki para habulin yung matanda. Siyempre, sumunod din naman po yung asawa ko. Nakiusap siya sa 2 kababariyong napadaan sa bahay namin. Nakaibigan din naman niya. Nabantayan muna ng mga ito ang mga anak namin doon sa bahay. Naabutan daw ng asawa ko noon ang panganay ko na nakikipagsagutan na doon sa matandang nagtitinda ng gulay. Dahil tama nga ang hinala nila na doon pala sumama ang bata. O baka mas tamang sabihin na isinama ito ng matanda. Nakakarga na raw kasi ito sa tinutulak nitong kariton kung saan niya ay kinakarga ang mga paninda niyang gulay. Ang sabi ng panganay ko, naabutan daw niya itong nagmamadali ng lumabas sa baryo namin. Sa totoo lang, nasa may boundary na raw nila naabutan ng matanda. Habang nakahiga daw sa loob ng kariton
Ang anak kong magtatatlong taong gulang pa lang na itago natin sa pangalang Jelay. Tinakpan pa daw ng matanda ng sako yung bata. Mabuti na lang at sigurista ang panganay ko at agad niyang tinignan ang nasa loob ng kariton. Doon na raw nito nakita ang kanyang kapatid na wala ng malay na parang natutulog. Parang ayaw pa raw ibigay ng matanda nung una. Pero nung makita nito ang asawa ko, hindi na ito nagmatigas pa. Pinagmumura siya ng asawa ko noon dahil halata po talaga na may balak itong tangayin ang aking anak. Nung nakuha na raw nila ang bata, bago daw tumalikod ang matanda, ang sama pa daw ng tingin nito sa aking mag-ina. At may iniwan pa daw itong parang pagbabanta sa kanila. Ang sabi daw nito, kusa daw sumama sa kanya yung bata. At kung hindi daw kami mag-iingat, baka sa susunod, hindi na namin mabawi pa yung bata. Yun pa daw yung mga binitawan nito bago siya tuluyang umalis. Sumigaw naman daw yung anak ko noon na kapag bumalik pa ito doon banda sa amin, mananagot siya. Nung nalaman ko po yon pag uwi ko, talagang nagalit din po ako sa matanda. Tinanong pa namin ang bata kung bakit siya sumama doon sa matanda. At kahit medyo hindi pa ganon kalinaw magsalita yung bata noon, naintindihan naman namin na wala daw siyang maalala. Hinawakan lang daw siya sa ulo nung matanda na yon. At nagulat na lang siya nung nagising na raw siya nung kinuha na siya ng kanyang kuya. Ang sabi ng asawa ko noon, mukhang hindi daw normal yung matanda na yon. May naramdaman daw siyang kakaiba sa matanda. Napakalikot daw ng mata ng matanda. At hindi makatingin ng diretso. Ganon raw kasi yung mga aswang. Yung tingin daw nito medyo kakaiba. Pero sinabi ko na lang po noon na wag na naming isipin. Lalo at ligtas na yung bata at magdoble ingat na lang kami. Sabay niyaya ko na po silang kumain. Dahil meron po akong iniuwi noon na isang buong manok na inasal. Sobrang bihira lang po mangyari yon. Kaya natuwa po yung mga bata. Nung tapos na po kaming maghapunan at nakahiga na po kami, humingi po ako ng tawad sa asawa ko noon. Dahil muntik ngang mawala sa amin ang anak namin dahil palagi akong wala sa bahay. Pero naiintindihan naman daw niya ito. Bandang alas 11 po ng gabi, nung magising kami dahil naiihi daw si Jelay. Pinaalalayan ko lang po ito sa kanyang kapatid at pinaihi ko po sa kubeta. Doon po banda sa may kusina po namin. Pero agad po akong nagulat noon at napabalikwas nang marinig ko pong biglang sumigaw yung mga anak ko at umiiyak na po bigla si Jelay. Pagtakbo ko po doon banda, hinihila po ng anak ko si Jelay habang yung isa po nitong binti ay nasa ilalim na po ng sahig naming gawa po sa kawayan. Meron pong humihila doon sa bata mula sa ilalim. Nung makita ko po yon, agad ko pong kinuha ang itak na nakasabit po doon din banda. Sabay hinila ko po yung aking anak. Ayaw po siyang bitawan ng kung anumang nasa ilalim. Dahil may kalumaan na rin po yung sahig po namin, nababali na po noon yung ibang mga kawayan doon sa sahig namin dahil sa paghilang ginagawa sa anak ko. Nung makita ko na po yung kamay na mahigpit pong nakahawak sa binti ng aking anak habang nasa ilalim po ito ng bahay namin, agad ko pong pinasok din sa butas yung hawak ko pong itak at mabilis ko pong hiniwa ang kamay na nakahawak sa binti ng aking anak. Hindi ko naman po kasi matagayon dahil hindi naman po ganun kalaki yung butas. Delikado pa pong baka tamaan pa po yung binti po ng aking anak. Ginawa ko pong parang lagari yung itak noon
Habang pilit ko pong hinihiwa yung kamay na nakahawak sa binti ng aking anak. Hindi ko po alam kung nai-imagine nyo po yung aking paglalarawan. Nakita ko po yung mukha nung nilalang sa ilalim noon. Hindi po maipaliwanag ang mukha nito na kahit po ako, kinikilabutan kong maisip ko. Walang dudang isa po yung aswang. Doon na po unti-unting nabitawan ng aswang na iyon ang binti ng aking anak na nagkasugat-sugat na nga rin po dahil po sa kanyang paghila. Ang hindi ko po pala alam, habang nangyayari po yon, lumabas na pala ng bahay ang panganay ko, daladala ang isa pang itak. "Tay, nandito siya!" sigaw po noon ang panganay ko. Nung marinig ko po yon sa pag-aalala ko po, sa bintana na po ako ng bahay tumalon palabas. Matapang po talaga ang panganay ko. Inikutan niya po pala doon sa kabila. At nung sumigaw ito na nasa ilalim pa rin daw ng bahay yung aswang at papasukin daw niya sa ilalim, doon na rin po ako umikot papunta sa likod ng bahay namin. Naabutan ko pong palabas na po sa ilalim ang isang nakakatakot na nilalang. Nung makita po nito ako, hinding-hindi ko po malilimutan kung paano po itong umaangil. At sa pagkabigla ko po, naibato ko po sa kanya ang hawak-hawak kong itak. Tinamaan po sa noon at nung tumakbo po ako papalapit sa kanya para sana talagang hulihin siya kahit anong mangyari. Mabilis po itong tumalon sa damuhan at natigilan po ako noon nung makita yung aswang na parang nasaan yung tao pa rin kahit nakakatakot na ang itsura. Nabigla na lamang pong nagpalitan nyo bilang isang hayop. Hindi ko po tukoy noon kung aso ba yun o pusa, pero itim na itim po yung kulay noon na sobrang hirap pong sundan ng mata nung nasa may damuhan na pusa, lalo at napakadilim po doon. Ang sabi po ng panganay ko noon, habulin daw namin. Pero naisip ko po noon na kapag ginawa namin yon, maiiwan naman yung asawa ko at ilan pang mga anak doon sa bahay namin. Kung sakaling sumalisi sa amin yung aswang, baka malintikan pa ang pamilya ko. Hindi kami natulog ng panganay ko noon. Nagsiga pa kami sa labas at nagbantay. Pinaalam ko na rin sa kapitbahay namin na ilang metro pa ang agwat sa amin na merong aswang na umatake sa amin. Balak sana nilang halugugin ang paligid, pero sabi ko, malamang nakalayo na rin yon at malalaman din naman niya agad kung nasa paligid siya. Kinabukasan po noon, yung mga bahay po doon banda, naglinis po ng mga damuhan sa paligid, lalong-lalo na po sa likod ng kanilang mga bahay. Kumalat na rin po kasi noon na kapag bumalik pa doon yung matandang nagtitinda ng gulay, dakpin na agad namin. Pero niminsan po, hindi na po bumalik ang matanda doon sa lugar namin. Natakot na rin po siguro, lalo at naalerto na yung mga tao. Ligtas naman po kami noon, pero hindi po namin yon malilimutan kailanman. Hanggang dito na lang po yung kwento. At salamat po.